nabanggit ang pangalang Malolos, maaring pare-pareho lamang naiisip natin, lalo na para sa mga kababayan nating nagmamahal at nagpapahalaga sa kalayaan at kasarinlan ng ating mahal na bayan. Ang Malolos Congress at ang Malolos Republic, dalawang mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. At sa dahong ito, dito sa Baraswain, naganap ang mga ito na nagbigay ng karangalan sa lahing Filipino. Pagkatapos maipahayag ang kalayaan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898, unti-unti nang nakuha ng mga Amerikano ang Intramuros at Kamaynilaan. Sa gayon ay nagpasya si General Emilio Aguinaldo na ilipat ang kabisera ng Pilipinas sa Malolos noong September 4, 1898 sa dahilang malapit ito sa Maynila at nadadaanan ng tren. Ang Malolos naging kapitolyo ng Pilipinas, capital of the Philippines yan, noong panahon ng unang republika natin na ang nangungulo si General Emilio Aguinaldo. At dyan din sa Malolos, nakaroon tayo ng kauna-unahang kongreso. At dyan din sa Malolos Congress na yan, dyan pinagtibay ang kauna-unang konstitusyon o saligang batas ng Pilipinas. September 15, 1898, binuksan ni Aguinaldo ang Kongreso ng Malolos na binuo ng halos 200 delegado mula sa iba't ibang lalawigan. Sa umaga ay binasa niya ang kanyang mensahe sa Tagalog at Espanyol. At sa hapon ay inihalal ng mga delegado ang opisyal ng Kongreso na pinangunahan ni Pedro Paterno bilang Pangulo. Maringal ang pagdiriwang na inihanda ng Malolos para sa natatangi okasyong ito na dinaluhan ng mga ilustradong taga-Maynila, ng prinsipalya ng Malolos at ibang bayan at ng karaniwang mamamayan. Pumarada ang 8 banda ng musiko sa mga lansangan ng Malolos at Baraswain na napalamutian ng arkong kawayan na makulay ang disenyo. Samantala, libo-libong bandilang Pilipino ang ginagayway sa mga poste at sa mga hanay ng bahay, maging kubo man o bahay na bato. Nagkaroon din ng bangkete o salo-salo para sa mga delegado na ginanap sa Casa Presidencial. At nang 8 ng gabi ay nagdaos ng baile o sayawan na tinampukan ng tradisyonal na rigodon de honor. Noong September 29, 1898, pinagtibay ng Kongreso ng Malolos ang kalayaan na idineklara sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898. Pagkatapos ay inihalal ng mga delegado si Felipe Calderon bilang puno ng komite na susulat ng konstitusyon. Nagsimula ang diskusyon para sa panimulang bersyon ng konstitusyon noong October 25 at pinagtibay ng kapulungan ang pinal na dokumento noong November 29, 1898. Pagkatapos ng ilang revision, nilagdaan ito at pinahayag ni Aguinaldo noong January 21, 1899. Pagkatapos pagtibayin ang konstitusyon, itinakda ang inaugurasyon ng pamahalaang likha at batay sa konstitusyong ito. Noong January 23, 1899, pinasinayaan sa Malolos ang kauna-unahang republika sa kasaysayan ng bansa at ng buong Asya. Matapos ipagbigay alam sa kanya na siya ang nahirang na presidente ng republika, nanumpa si Aguinaldo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pagkatapos nito, nanumpa naman sa kanya ang mga lider ng hukbo ng republika. At upang maunawaan ng madla ang kahulugan ng republika, binasa sa publiko ang bawat seksyon at artikulo ng bagong konstitusyon. Sa kalsada, nagparada militar ang mga tropa sa harap ng presidente at nagkaroon ng maringal na parada sa Calle Real sa pagitan ng Baraswain at Kabayanan ng Malolos. Sa inaugurasyong ito, naging formal na kabisera ng buong kapuluan ang bayan ng Malolos. Nang iproklama ni Aguinaldo ang Malolos Republic, di magkamayaw ang kasiyahan at pagdiriwang ng sambayan ng Pilipino at sa maikling panahon ay nalasap ng mga mamamayan ang kalayaan at kasarinlan ng bansa. Ngunit sa kabila ng pagdiriwang na ito, ang Maynila ay nahulog sa kamay ng dayuhang Amerikano. At noong March 31, 1899, ang Malolos ay nasakop na rin ng pwersang Amerikano. Sa kasagsagan ng madugong digmaan sa Malolos, si Aguinaldo ay lumikas patungo sa San Fernando, Pampanga. Music.